Kai Soto, nakuha na ang bangis ng isang totoong kaiju, as what his moniker suggests. Napakabangis na ng mga laro ni Kai Soto simula noong siya ay tumapak sa Japan B-League. Gumaganda na ang kanyang aggressiveness and intensity na siyang palatandaan ng lahat ng mga monster creatures katulad ng kaiju. Pero ang tanong, kaya bang maipatuloy ni Kai Soto ang kanyang bangis against Osaka Evesa? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at titingnan natin ang mga possible matchup kay Kai Soto. Umiinit na ang susunod na game ng Hiroshima Dragonflies bukas versus Osaka Evesa na nasa middle of the standings with 23 wins and 27 losses, napakalayo na sa playoff picture, while ang Hiroshima Dragonflies ay isa sa mga league leaders with 37 wins and 13 losses. Kung ang standings ang titingnan ay mukhang mismatch ang tapatang ito. Pero knowing sa parity ng Japan B-League, ay hindi pa rin makasiguro ang team ni Kai Soto against the dangerous Osaka Evesa team featuring ang resident naturalized player ng Japan sa FIBA International Competitions. Ilang beses nang pinahirapan ni Ira Brown ang Gilas noon at ngayon ay naglalaro siya para sa Osaka Evesa, averaging a decent 9.3 points, 6.3 rebounds at 40 years old. Pero ang magpapahirap kay Kai Soto ay ang world import ng Osaka na sina Kyle Hunt at si Sean Omara na pawang mga 6'10 behemoth. Dalawang higante ang makakatapat ni Kai Soto at siguradong masusubukan na naman dito ang kanyang aggressiveness and intensity. Masusubukan ang depensa ni Kai Soto versus Sean Omara who is averaging 12.9 points, 8.1 rebounds, ang isa sa mga offensive option ng Osaka Evesa. At kung makalampas man si Kai Soto kay Sean Omara, ay nandyan pa si Kyle Hunt na nag-a-average naman ng 10 points per game on top of his 6 rebounds. Habang lumalalim ang stint ni Kai Soto sa Japan B-League, ay lalong dumarami ang mga magagaling na big men na kanyang makakatapat. Hopefully, maganda na naman ang maipakitang laro dito ni Kai Soto at sana ipakita na niya ang kanyang totoong bangis at aggressiveness dahil well-rested siya. Galing pa sa 3 araw na pahinga ang Hiroshima Dragonflies after their back-to-back games versus Shimane. Nalalaman rin natin na bihira ang mga local big men sa Japan B-League at kung meron man ay hindi masyadong nabibigyan ng opportunity dahil inuuna nila ang mga world imports na karamihan ay mga big men. And this just shows kung gaano kataas ang skill level ni Kai Soto bilang isang big man dahil sa kanyang team kung saan meron silang 4 na mga big man world imports pero nakuha pa rin ni Kai Soto ang significant playing time. Nakakuha pa rin siya ng mga magagandang plays kahit minsan sariling sikap lang at ito ang dahilan kung bakit sinasabi natin na napakagaling ni Kai Soto dahil sa kanyang performance ngayon sa Japan B-League ay mukhang hindi siya Asian import ang kanyang mga galawan kundi galawan ng isang world import at tila higit pa o mas magaling pa. Maraming mga pagkakataon na nauungusan pa niya ang kanilang mga world imports kaya lalong gumaganda ang laro ng kanyang team. At hindi naman nagkukulang si Kai Soto ng suporta sa kanyang makakampi. There were time na isinet talaga ang play for him, though merong mga times na hindi siya napasahan ng bola. Well, diskartihan lang talaga on how Kai Soto give impact to the game at nandyan pa si Nanek Mayo at Blackshear na makakatulong sa kanya sa ilalim. At ito ang kahibahan ng Hiroshima sa ibang mga teams. Meron na silang napakagaling na world imports at dinagdagan pa ni Kai Soto na NBA level talent. Kaya bumubulusok talaga ang panalo ng Hiroshima. Natalo lang sila last game versus Shimane in a game na sure win na sana pero bad luck strike the team kaya sila natalo. Pero it is expected na babalik ang kanyang bangis sa next game versus Osaka. Si Rudy Gobert ay nasuspindi ng 1 laro. Sinuspindi ng Minnesota Timberwolves ang kanilang sentro na si Rudy Gobert para sa kanilang play-in game
laban ng Los Angeles Lakers matapos nitong suntukin ang kanyang kakampe na si Karl Anderson sa isang pagtatalo habang nag-timeout. Inanonsyo ng Timberwolves na si Rudy Gobert ay magsisilbi ng kanyang one-game punishment at hindi ito makapaglaro sa kanilang game against LA Lakers. Sinuntok ni Rudy Gobert si Karl Anderson at tinamaan ito sa kanyang upper chest sa ikalawang quarter ng kanilang laro laban ng New Orleans Pelicans. "It's not something we condone. Veterans can get upset too, so I don't want to be too hard on them. But obviously, it's not something we're going to be able to tolerate here." At yan ang sabi ng Timberwolves coach na si Chris Finch. At hindi ito ang isang bagay na kinukonsinti ng kanilang team. Nagpadala si Rudy Gobert ng apology sa kanilang group text para sa kanyang mga kasamahan ayon ng kanilang point guard na si Mike Conley at kalaonan ay nag-post ng public apology sa Twitter. "It's an emotional game. You're talking about two guys in Kyle and Rudy who are two of the biggest competitors you'll meet. Stuff happens, honestly," sabi pa ni Mike Conley. "Ito ay isang emotional na game. Sa larong ito ay naglaro si Rudy Gobert na merong back spasm that had him listed as questionable for the game. We've got to be mature, especially late in the season like this. We can't let our emotion get the best of us. He knows better than that. Kyle challenges everybody. We know how that works. We have to be able to accept it and move on forward," dagdag na pahayag ni Mike Conley. "We have speak about it and move on. We're grown men. It is what it is." At yan naman ang sabi ni Kyle Anderson. At sa paniniwala ni Kyle Anderson, ay hindi sila mahihirapan ni Rudy Gobert na magkasundo pagkatapos sa isyung ito.